nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Hello mga po, mga anak. Nandito naman si Lola Becky. Sishare lang. Yung title, sama ng loob. Ako masama ang loob ko. Hindi. You know, kahapon, gulat ako kasi maabot akong 3,000. Pag-gising ko kanina, nilagasan ako ng 20. Akala ko 3,000 na ako. Anyway, ganun talaga eh. Ganun talaga, hindi natin alam kung paano, kung bakit, you know. Pero, hindi ako, hindi masama ang loob ko. Hindi sasama ang loob ko. May purpose yun. Kaya, hindi ko palalakiin. I mean, that's fine, you know. Hindi naman eh, ako naman hindi ko masyadong inu-worry yung mga dumaming tao ko or what. I mean, kung talagang dadami yan, no. So, hindi ako mag-aaksaya ng effort or yung ano, hindi ko pahirapan yung sarili ko na mag-isip tungkol dyan. Basta dyan ako, nag-vlog ako, you know, nag-share ako na meron akong, na, you know, paalala, mga awareness lang, you know, suggestions or whatever, pero walang inuhusga ng channel ko. Lahat tayo, hindi tayo perfect. Pero lahat tayo may pagkakataon na maayos natin ang mga pagkakamali natin. So yung sama ng loob, maging aware tayo dyan. Baka hindi ninyo alam yung masama yung nagkikimkiman ng sama ng loob. Kasi merong study tungkol dyan na pwede kang magkasakit. Kaya kung talagang meron kang mga sama ng loob na tinatago sa puso mo, matuto ka ng mag-let go. Pakawalan mo na yan. You know, patawarin mo yung sarili mo, patawarin mo yung kapwa mo, at humingi ka ng tawad sa Diyos para maalis na yan sa puso mo. Makakatulog ka ng mahimbing, hindi mo na maalala yan, nakalimutan mo na yan, yung ganun. Alam nyo, lahat tayo may mga past, no? Pero yung past natin, hindi tayo defined by our past. Hindi tayo dun. Ang ngayon at ang bukas, yun ang dapat nating i-focus. Mag-focus tayo dun sa ngayon, na inaayos mo ang buhay mo, na tahimik ka, mapayapa, yun, may peace of mind ka. Hindi lang dahil sa wala kang pera, yung mga ganun. Kahit konti ng pera mo, kontento ka. Number one, kontento. Meron ako napanood na video. Ang sabi niya, ginawa ko ng lahat para ipakita ko lang sa iyo na mahal kita. Pero hindi pa rin sa'yo sapat. Kasi hindi kontento. Yan ang comment ko. Hindi kasi sa kontento. Kaya hindi siya nasisihan sa mga effort na ginawa niya para ipakita yung pagmamahal sa kanya. You know, minsan masyadong mababaw ang isip ng iba o tayo. Tao lang tayo, no? Pero kailangan maging aware tayo sa mga ganitong mga situations, you know, mga ugali. Na hindi ibig sabihin na kung nasa maayos ka, mayabang ka na. Yung pwede ka na magmalaki kasi mayaman ka na, may pera ka na. Yung parang akala mo, yun ang basihan. Hindi yun ang basihan eh. Ang basihan talaga, yung puso mo malinis, yung wala kang kaaway, wala kang mga sinaktan ng damdamin, you know, wala kang utang. Hindi ka na masyadong mapag-asam. Andiyan na lahat yung sa'yo, kung ano yung meron ka na masaya ka na, masaya, grateful ka na sa Panginoon, talagang thankful ka, you know. Kailangan anuin natin sarili natin, i-evaluate natin lagi yung sarili natin eh. Kasi doon mo makikita kung matino na ba ikaw. Kaya yan, ako feeling ko matino na ako, no? I mean, hindi ko sinasabi perfect, pero naayos ko na ang buhay ko. Duman din ako sa mga negatibo na talagang palaban din ako, may galit ako sa puso ko na inikim-kim ko. Pero nilet go ko yan. Hiningi ko talagang tawad sa Panginoon na alisin na lahat ng galit ko sa puso. At ako rin, pinatawad ko yung sarili ko,
pinatawad ko rin mga tao. Kahit hindi nila alam, pinatawad ko na sila. Kasi yun ang way eh, para wala ka nang bibit-bitin. Pero huwag ka nang gagawa ulit ng masama. You know? Huwag ka na ulit magbibitaw ng mga pangit na salita. Kasi kung minsan doon yan sa mga salitang nabitawan mo, na yung ibang tao nasaktan mo, hindi mo alam. Hindi mo alam. Hindi mo na sila makumpranta, hindi mo na sila makausap. So kung magiging aware ka, maalala mo na meron kang ginawang pangit sa kapwa mo, i-rebuke mo na yan sa puso mo, alisin mo na yan sa isip mo, humingi ka na ng tawad sa Diyos, at ipagdasal mo na lang yung mga tao na involved sa buhayin mo na may sama ka ng loob. O yung mga taong gumawa sa'yo ng masama, ipagdasal mo na lang sila. Kasi yan lang ang way eh, magkakaroon tayo ng peace of mind. Basta tuwid ka na, hindi ka na pupunta kahit saan. Ibig sabihin, huwag mo nang isipin yung nakaraan mo. Nakaraan mo, tapos na yan. Ang isipin mo yung sarili mo. Huwag kang mag-iisip tungkol sa sasabihin ng ibang tao kung tutusin. Yung sabihin, maging matino tayo para wala silang makikita na pangit sa atin na magbibitaw din sila ng salita. Pero normal, meron ka talagang maririnig kahit na matino ka na, ang dating pa rin sa kanila, masama ka pa rin. Kasi sila yung hindi nakaka-move on. Yun lang yun. Hindi nila matanggap na kaya nating magbago. Yung ganon, na merong plano ang Diyos sa atin. Hindi naman sila eh. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng mga blessings, ng kaisipan na maayos, kasi malapit ka sa kanya, BFF mo siya. Ako mas feel ko talaga yung nakipag-usap ako lagi sa Diyos. Diretso. Sinasabi ko sa kanya, nararamdaman ko. Gagalit ako, Lord. Ano ba to? Bakit ganito? Pero, hinihingi ko yung gabay niya. Lord, tulungan mo ako. Kakayanin ko to. Lalaban ako sa maayos. Hindi ako gagawa ng masama. Hindi ako papatol. Ganon. Tapos binibigyan ka na ng kaisipan ng Panginoon na tikom na ng bibig. Tikom ng bibig, importante talaga eh. Mahirap talaga yung madaldal ka na mali. Mas maganda yung ganito, madaldal ako, kwento, you know, nagsishare. Sabi nga eh, nung marami nagbabansag sa akin na madaldal daw ako. Pero ngayon, ewan ko kung napapanood nila ako. So, sige, madaldal pa rin talaga ako hanggang ngayon. Kaya hindi ako naubusan ng vlog. Hindi ako naubusan ng topic. Kasi binabase ko din yan sa buhay ko eh. Yung mga experiences ko, yung mga na-experience ng mga kaibigan or you know, lahat mapupulot ko sa mga balita. Nakakaisip ako kagad kung ano yung pwede kong ma-share. Kasi awareness din sa akin yung mga kabataan, lalo na ito ha, mga kabataan. Maniwala lang kayo sa akin. Maganda ang buhay ninyo. Pagka-graduate nyo, mag-focus na lang muna kayo sa trabaho. Trabaho, importante. Para gumanda ang buhay ninyo. Kaya kayo pinag-aral ng magulang ninyo para maging maayos ang katandaan ninyo. Hindi yung para makipagkaibigan, ipapakita nyo sa kaibigan nyo, maganda yung trabaho nyo. Huwag na ganun. Huwag na. Huwag nyo na pag-usapan yan. Mag-focus ka na lang na makakapahinga ka. Magiging maayos ang trabaho mo. Naiingatan mo yung pangalan mo sa trabaho mo. Masiyahan ka kung ano. Kasi stepping stones mo yan. Papunta sa mas magandang pagpapala ng Diyos. Kaya kailangan ayusin natin yung mga trabaho natin. Ito ako, sa akin lang, example lang. Nagsimula ako dito talaga maliit. Talagang maliit. Na kailangan ko ng trabaho kasi may mga anak akong kailangan kong sustentuhan. Hindi ako umangal. Tinanggap ko lang lagi yun. Tapos nakikilala nila ako dahil maayos ako magtrabaho. So nare-recommenda nila ako na umaangat ako dahan-dahan. Dahan-dahan! Hindi bigla. Honestly, dahan-dahan lang. At saka hindi yun sa sweldo. Ang importante, hindi ka nawawala ng trabaho. Kasi iniingatan mo yung pangalan mo na makikita nila na talagang karapat-dapat kang bigyan ng trabaho. Yung ganun, karapat-dapat kang pagkatiwalaan. Sa akin talaga, yan ang experience ko. Kaya, ilang taon na ako nagke-caregiver. Hindi ako nawawala ng pasyente, ng alaga. Mawawalan ako pag namatay. Tapos, wala pang isang buwan, wala pang isang linggo. Minsan ganyan eh. May pumapasok na kaagad. Kasi nga, pinapaubaya ko sa Diyos yan eh. Ngayon, lagi yung sabi, Lord, ano, gawa na ba yung pasyente ko?
sana ko ulit, anong assignment mo sa akin? Ganun lang ako. Hinihingi ko sa kanya talaga. Kasi nga, mas maganda yung galing sa kanya eh. Kasi yung, you know, basta mag-apply ka, hindi mo alam yung iba, meron mga intentions na hindi maganda. Ito mga contact ko kasi ito dati noong pa. Mga contact ko sila, naalala nila ako na kung kailan na nila talaga kailangan, tinawagan ako. Kaya natsimpuhan, nakamamatay lang ng pasyente ko. 1 week pa lang namamatay yung pasyente ko, natanggap ko yung tawag ng anak. Kaya nandito ako, 6 na taon na ako dito. Ngayong Abril, 6 na taon na. Kaya, praise the Lord, kasi yung inayos ko yung puso ko at ang isip ko, dahan-dahan, nagbago talaga yung pananaw ko sa buhay. Lalo na tumatanda ako. Yun nga, kailangan matanda, may kinatatandaan. Hindi nagiging sira ulo. Na habang tumatanda ka, nagiging sira ulo ka. Yun ang mali. Yun ang mali. Kaya kailangan maging aware tayo sa mga ugali natin. I-evaluate natin yung sarili talaga natin. Hindi tayo perfecto, pero ayayos natin yan. Gawin mong BFF ang Panginoon. Mas maganda sa kanya ka mag-confide. Sa kanya mo sabihin lahat. 1 minute, 2 minutes, hindi mo alam, nasasanay ka na. Kasi mas makikita mo na mas kalmado. Talaga, sa totoo lang, nag-i-enjoy ako sa pakikipag-usap ko sa Diyos. Kasi kahit anong sabihin ko talaga sa Kanya lang, hindi na makakalabas. Wala ang makakaalam. Kaya binibigyan niya ako ng kalakasan at kapayapaan. Kasi nga, wala na akong pinagsasabi. Kasi mahirap din eh, pag pinagsabi mo, di ba, kahit kaibigan lang yan eh, kahit na maganda yung intention niya, napapasama, mas mahirap din yun eh. Mas mabuti pa, bigay mo sa Diyos. Surrender mo sa Diyos yan. Kasi, mayroong mas malinaw na sagot ang Diyos. Kakalmain ka. At ikaw rin, mag-isip ka mabuti. Hindi ka papatol sa negative. Makinig ka sa Panginoon. Kaya gusto ng Panginoon maging mabuti tayo. Kaya ayusin natin. So anyway, mga anak, nagsishare lang ako. Ito pa, tandaan nyo to ha. Ang channel ninyo, kailangan lagi kayo may upload. Kung gusto ninyo, umaangat yung WH ninyo. At saka talagang ang rest back, malaking bagay. Yung rest back na magsusupport kayo, importante. Hindi mo kailangan panoorin yung mahabang videos. Ang importante, kahit maiksi, magsusupport ka, excuse me. Grabe, maaga pa dito, windy. Kaya mas mainam talaga magdasal. Bigay mo sa Panginoon lahat yan. Makaka-focus ka. Kasi kung magkwekwento ka kahit kanino, hindi natin sila inaasahan na talagang all the way makikisuporta. Hindi, hindi ganon. Ibang klase talaga yung magiging resulta ng sa Diyos ka lumalapit. Sa Kanya mo sabihin lahat. Mas malinaw ang pag-iisip mo later on. Tsaka yun nga yung blessings, dahan-dahan yan, hindi yan bigla. Kailangan na maging kontento tayo kung anong meron ngayon, magsikap tayo, manatili tayong mabuti, ang isip natin, hindi tayo gagawa ng masama, para mas magandang flow ng blessings. Kaya yung mga sama ng loob natin, na kung meron pa kayong mga kinikim-kim na sama ng loob, pakawalan nyo na yan. Let go. Magdasalin nyo. Bigay nyo na sa Panginoon yan at patawarin nyo na yung sarili ninyo na nagkikimkim. Kasi baka magkasakit kayo. Pwedeng maging rason yan. Dahil andyan sa puso mo eh. Tinatago mo. Baka nahirapan na rin ang puso mo. Kaya pakawalan mo na yan para mas maganda ang takbo ng buhay mo. Mas may kapayapaan pagka malinis ang puso natin. Wala tayong mga kinikim-kim na sama ng loob o galit sa puso natin. Basta makontento lang tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos at hindi nagpapabayaan ang Diyos. Nasa sa'yo lang yan eh. Kung ano, kung ang tingin mo, pinabayaan ka, bakit? Anong ugali mo? Tignan mo saan ang galing. May ginawa ka masama?
kaya hindi ka makontento. Tapos ang sisisi mo ang Diyos. Hindi, hindi pwede. Ikaw ang may choice kung anong gusto mong kalagyan ngayon. Honestly, hindi tayo perfecto pero pwede natin ayusin. Pwede natin pagandahin ang mga ugali natin. Nasa sa atin na lang yun. So anyway, mga anak, mga apo, be kind to one another. Nice words lang. Iwasan natin yung mga negative. Yung mga bashers, kung meron man, yung mga ganun. Huwag na ninyo sagutin. Delete na lang ninyo yung message kung talagang napipikon kayo. Delete na lang ninyo yung message, pero balikan nyo pa rin. Sagutin nyo in a nice way. Mag-iwan kayo ng magandang komento. Huwag na kayong makipagbangayan dahil it's not worth it. Sasayangin mo lang laway mo. Sasayangin mo yung effort mo. Iinisin mo lang ang sarili mo. Kumbaga, ikaw rin ang gagawa ng problema. So, okay. Be good. At magdasal palagi. 1 minute prayer. Okay na yun. Masaya na ang Diyos. Binigyan mo siya ng 1 minute. Eh, chismisan. Napapahaba. Naabot 3 araw sa chismisan. Yung dasal, 1 minute lang eh. Hindi mo ba kayang ibigay ang 1 minute sa Panginoon? Anyway, mag-ingat tayo. Nandiyan pa rin ang virus. Mag-ingat tayo. At, you know, God is good. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Laban lang tayo. Okay? I know. God bless us all. Nandiyan si Lola. Nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig. Huwag nang mag-alala. Lola Teki, ang aking besti. Lola Teki, maaasahan siya. Lola Teki, boka na at chika lang. Lola Teki,